Pang Daryl na to, ha? Okay, sige. Total na, emote na natin yung... yung individual, kinem. Oo, kinem. Pero huwag ka ma-offend, ha? Kasi, di ba, meron nagkaroon ng issue nun, di ba, kay Daryl tukol sa love life niya. Mm-hmm. So, nasaan ka dun? Ikaw ba yung... dumating ka ba sa buhay niya tapos na yung problema niya dun sa una? Ano po, that si Daryl tsaka ako, magkaibigan kami, tita. Nag-meet kami 2011. May asawa pa siya noon. May anak, na-meet ko pa yung anak niya. Like, totally friends lang talaga kami. May long-time boyfriend ako noong time na yon. Friends lang talaga kami. Tapos, nagkakilala kasi kami, same kami, nag-audition kami sa isang singing competition din. Tapos, after nung contest na yun, Kanta Pilipinas yun dati. Tapos, bumalik na ako ng Davao. Pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko. But still, nag-uusap-usap kami mga magkakaibigan, yung mga kasama kong singers doon. Nag-uusap-usap pa din kami, uy, anong balita? Yung ganyan, uy, Daryl, nag-ano ka, nag-Boys of Five ka, yung grupo mo, ang galing nga. Parang ganun lang. Tapos nung nalaman ko na lang ang tita na, may girlfriend na siya. Pero ang alam ko kasi nung dati, hihiwalay balik sila nung ex-wife niya. So, ako naman noon, wala ako masyadong pakialam. Kasi nga, may kanya-kanya naman kaming buhay, di ba? Tapos nung nag-usap kami ulit, may bago na siyang girlfriend, nagsisend pa siya sa group chat namin. So parang okay, ganyan-ganyan. Tapos eventually, anong year yun? 2014? Maganon. Naging single ako. Kasi ang tagal namin ng boyfriend ko dati. Naging single ako. Tapos nung nakita niya, kasi medyo weird yung hiwalayan namin dati ng boyfriend ko, nakita niya nagpo-post sa Facebook, sabi niya, nag-message siya sa akin, sabi niya, Idol, anong balita? Yan. So parang in a way, nag-reconnect po kami. Pero may girlfriend siya noong time na yun. Tsaka pure friendship. As in, sobrang ano lang po talaga nun. Tapos nung nangyari, naging close kami in a way, dahil dun. Kasi parang, pero wala akong anything sa kanya, hindi naman tipong rebound na ano, like, wala po talaga. Hanggang sa dumating yung time na naghiwalay sila nung girlfriend niya. Sa akin naman siya ngayon, humihingi ng advice, sabi niya, Idol, ganito, ganyan. Sabi ko, uy, okay lang yan. Tapos ako noon, yung time na yung single. So eventually, bigla na lang po na napansin ko na, ba't araw-araw na kami magka-text? For ilang weeks or months siguro, ganun. Tapos nagkikwento siya sa akin na nakapagbalikan daw yung ex niya. Pero yung ex-girlfriend niya, hindi na po yung ex-wife. You know. Pero yung time na yun, nag-file na siya ng annulment. Yung time na yun. So, hindi naman ako nagtatanong sa kanya about his ex-wife. Parang naging concern namin yun is yung sa ex-girlfriend niya. Tapos purely, advice from a friend, ganun. So, nung time na naging close kami, pagbalikan yung ex-girlfriend niya, tapos biglang naiwan po ako sa ex. parang sabi ko, ayusin mo muna yan, magbaback off muna ako. Kasi ayoko naman na... Pero na-inlove ka na sa kanya? Oo, di ba po? Kasi single naman ako, tapos siya, nag-share ng heartaches niya, yung ganun. So, nung time na po yun, sabi ko, back off muna ako, kasi ayoko naman tanggalin yung chance ng ex-girlfriend mo na magbalikan, di ba? Dahil lang umepal ako. So, hindi ako nagparamdam muna, siya din, ganyan. Salamat ko na lang kabalikan sila. So parang okay, cool. Diba, wala namang anything. Well, di naman kami nag-i-love-youhan yung mga panahon na yun. So okay lang. Hanggang sa nagka-boyfriend ako ng iba, kasi hiwalay din po agad ulit. As in, like, sobrang wala lang. Tapos siya, kabalikan niya sila nung ex-girlfriend niya. Tapos eventually po, hiwalay din sila ulit. Tapos ako na rin nun, single na din ulit. Parang ganun po. Nagka-reconnect kami ulit. Tapos dun na, parang ano na. Daming pinagdaanan pala, ha? Tita, like sobrang, lahat ng mga kaibigan namin nung sa Kanta Pilipinas, nung nalaman na kami, sobrang hindi nila na-expect. Sabi, ha? Kayo ni Day, ano nangyari yun? Kasi hindi kami sobrang close nun dati. Like, nanood kami ng gig niya, kasama ko pa boyfriend ko. Andun pa yung ex-wife niya, andun yung anak niya. Sobrang unexpected. Kaya nung time na naging kami, ongoing yung trust ng annulment niya. So, kaya, technically, hindi talaga sila annulled pa nun. Pero separated na sila for ilang years na. So, nung nag-grant yung annulment niya. Kailan? Nag-grant yung annulment niya year 2016 yata yun. Oo.
Tapos, ang inaano niya ngayon, sumusuport sa child niya. So, yun po. Okay naman ang ano. So, nung sumali siya ng contest, may asawa at anak na siya. Nung sumali siya ng The Voice? Oo. Oh, meron po. Pero hiwalay na sila nung time na yun. So, kumusta kayo nung anak niya? Actually, na-meet ko lang yung anak niya nung nanood ako ng gig niya nung 2011-12. Ah. Bata pa. So, hindi kami nag-meet pa ngayon na medyo malaki na yung anak niya. Tapos, hindi niya pa din ako na-introduce kasi nga nasa States naman yung ano niya, yung bata. Kaya siguro po sana dumating yung time na magka-chance na ma-meet ko din. So, annulled na talaga si Dahil. Mm-hmm. So, kayo? Paano kayo? Hindi pa naman po namin napag-usapan. Pero siguro po kung sa tamang time din po, darating din naman yun. Ilang years na pa kayo? 3 years na din. Parang si Gary, tsaka si Mike. Actually, halos magkasabay lang kami. Natatawa nga kami pag nag-uusap kami niya. Tapos magkasabay lang din. Nauna lang sila ng month. One month? 2 months. So. Kakatuwa? Budakin? Ano ba yan? Diba? Nakakatuwa. So, okay naman. Going strong kayo. Oo. Tsaka sobrang nakatuwa din si Daryl kasi he's the type of person na very ano sa family. Dikit sa o close sa family. Tapos napaka-ano niya rin talaga mag-isip. Napaka-matured niya mag-isip. So, in a way, hindi ako natatakot sa future ko kung magiging kami man talaga. Kung mag-propose siya sa'yo anytime, okay parang, na. Pero still, alam ko naman na sabi niya din na ayaw niya din muna kasi gusto niya makapag-establish din ako sa sarili ko muna. Wow. Pero hindi kayo nagli-live-in? Hindi po. Bawal? Kasi, siguro kasi dati yung nagkaroon na siya ng asawa. So parang nung time na yun, nalayo siya sa family niya for ilang years. So bumabawi siya ngayon. So he's living with his parents. Tapos ako din, solo lang din ako dito. Tapos nagbibisitahan lang din kami minsan. Mga bata pa naman kayo. Enjoy muna. Okay, thanks, Dea.